So when can you tell us your story? Congressman, ABS-CBN Management, and everyone, good evening na po. Ming, lapit. Yes. I would like to say that ABS-CBN played a major role in my career as a journalist. And hindi ko po ito ginagawa. Humihingi po ako ng pag-unawa sa mga kaibigan ko at dati kong katrabaho sa ABS-CBN na hindi ko po ito ginagawa para lang sa kaso namin. Ginagawa ko po ito para magsilbing boses sa libo-libo pa pong tao sa ABS-CBN na hindi pa rin po regular hanggang ngayon. May mga kaibigan po ako na mahigit 20 years na rin po, pero hindi po sila regular. Nangyari lang po na hindi po sila kasama o nakasama sa amin nung kami po ay mag-file ng kaso sa NLRC noong 2003. So noong 2003 po, ako po ay 9 years na sa ABS-CBN. And nagsimula po ako noong 1994 bilang production assistant hanggang naging sa researcher, segment producer, and then TV news reporter. Medyo nagtagal po ako sa Hoygising. Marami pong problema ang tinatakal namin doon. Pero sarili po naming problema sa aming employment, hindi po namin masolusyonan. Yun po yung laging sinasabi sa amin ng SSS kapag may mga problema sa contributions. Ngayon, nung naging reporter po ako, sabi ko may pagkakataon na ako maging regular employee. Dahil ang reporter ay regular position. Pero hindi pa rin po nangyari yon. Mahaba po ang panahon na madami pa rin pong IJM na reporter. Pagdating po ng 2009, lumabas po yung desisyon ng NLRC favoring us. Ang ginawa po sa akin, ako po ay binalik sa graveyard shift na parang bagong reporter. Tinanggap ko po iyon. Pagdating po ng early 2010, nagsimula na pong mag-pirate ang TV5 ng mga reporters. Ang ginawa po ng management, lahat po ng reporters na IJM, ginawa po nilang regular, bukod po sa akin at saka dalawa pa pong reporter. Tinanong ko po ang dati naming boss na si Maria Reza kung bakit ganun. Ang sabi po niya, I'm putting you on probation. Ang sagot ko po sa kanya, I've been here for 16 years and you're putting me on probation. Hindi na po siya sumagot. So, magmula po noon... Pumasok ka ng 1994 po. 1994. Noong 2010, lahat nag-regularize because nag-TB5 na noon. Yes po. Ang boss mo si Maria Reza. Yes po. Siya po ang head ng news. Maria Reza of Today Yung sa Rappler. Yes po. Okay. Ilang kayo na nag-regularize? Lahat po ng IJM noon na-regularize. Pero lo po kami na hindi. Sino pang kasama mo ng reporters? Ang naalala ko po si Michelle Orosa na lumipat na rin po sa TV5 at saka ang alam ko po no, si Mikey Oreta. Okay, go ahead. So yun po, noong 2010, nung tinatanong ko na po ano magiging status ko after 6 months na ginawa po akong on probation, lumampas po, usually kasi January to June and then June to December. Lumampas na po yung June. August po, tinanong ko ano yung magiging status ko. Ang sabi sa akin, hintay lang. May kumuusap naman po sa akin, to be fair. Ang gusto po nila, i-drop ko po yung kaso. Payag naman po sana ako. Pero ang sabi po nila, lahat back to zero. As in, bago akong reporter, pati po yung sweldo, ang hiniling ko lang, baka naman po pwedeng makonsider lang yung tenure. 16 years ay parang kalahati na po ng buhay ko nung time na yun. So, sabi ko kahit po yung 6 years lang as reporter ako, kasi 6 years po ako na TV reporter, 10 years po ako sa current affairs, yun lang po yung hiningi ko, hindi po nila ibinigay. So, nung August 31, in-end na po yung contract ko. And if I may just share, for 17 years na tumakbo po tong kaso namin, tahimik lang po ako. Kasama ko po yung dalawa ko pang kasama sa kaso. Never po akong nag-bash about ABS-CBN. Never po akong natuwa kapag may ganitong pangyayari. Alam ko po na inabot lang ng ECQ itong execution ng kaso namin. 2015, 2014 pa po lumabas yung decision ng Supreme Court. Itong February 8, naglabas na po ang NLRC ng order
na-return to work po kami at bayaran lang po ng exemplary and moral damages. Bring cut na ito ulit. 2015, lumabas na talagang dapat regular employee ka. Yes po. 2015. Yes po, Your Honor. Eh, bakit inabot pa ng 2020? Ayaw pong ipa-execute ng arbiter that time yung decision dahil malabo daw po yung decision that we are regular employees because the court assumed that we were still with ABS-CBN when the decision came out. Okay. Pero wala naman TRO ang ABS-CBN. Meron po. So nanalo ka 2015, TRO ka? Opo. Temporary restraining order para huwag ka makabalik. Opo. Ang nakita po namin doon, meron po silang petition for extraordinary remedies. Ang prayer is TRO. Pero ang nangyari po doon, apat po kami sa kaso, isa lang po yung na-settle dahil siya yung malinaw daw po yung decision that he deserves separation pay and back wages. And unfortunately, that person passed away last February. So kami po, tatlo kaming naiwan. Ang decision po, return to work, and bayaran lang po ng exemplary and moral damages. Ngayon, March 9, na-receive po namin yung copy ng NLRC decision or order. Pumunta po kami sa ABS-CBN noong March 12. Ang sabi po nila, hindi pa nila nare-receive yung copy nila. So yung 10 days grace period na binibigay po sa ABS-CBN ay magsisimula upon their receipt. So naghintay po kami. Unfortunately, nag-declare po ng ECQ that time. So naghintay po ulit kami nang hanggang matapos ang ECQ at ang mag-GCQ. Pagdating po ng June 10, alam po namin na GCQ na, back to work na po lahat ng tao. Or somehow, naka-skeletal force po ang work mode ng lahat ng mga opisina. Nalaman po namin na ang ABS-CBN, yung law office po na may hawak ng kaso namin, ay nag-file uli ng petition for extraordinary remedies na ang prayer ay TRO. Sa amin po, ang tagal namin hinintay, tatlo na lang po kaming isisettle. 100,000 each lang po ang ibabayad sa amin. Iti-TRO pa. Ibabalik niyo lang naman po kami. So yun lang din po yung samayang loob namin na yung binigay po din namin yung lahat na maibibigay namin. Pero ngayon po, ang update lang po namin, after June 10, nakikipag-usap na po sa amin ang ABS-CBN management. And bago po kami pumunta dito kanina, kausap po namin ang HR na meron na pong inayos na settlement para sa amin na para lang pumatapos na itong kaso. That's all, Your Honor. So, ibig sabihin, babalik ka na sa ABS-CBN? Wala po kasi kami yung choice that time dahil... De, wala namang problema. I mean, syempre, because sinabi, regular employee ka, babalik ka na sa ABS-CBN. Opo. Kasi po, yun lang po yung order eh. Back to work and exemplary and moral damages. So, whether bumalik po kami o hindi, yun lang po yung makukuha namin. So you will be, pagbalik mo sa ABS-CBN, ika-count yung mga taon na magmula 1994? Yes po, Your Honor. And yun ang in-offer ng HR sa inyo? Two option po yung in-offer. First option ay plain back to work, running po yung tenure. Second option po, babayaran po yung previous tenure namin. Kunyari ako po, 1994 to 2020. Tapos, iba back to work po kami, pero back to zero. So, yun po yung napag-agreehan namin. And bilang malasakit naman po sa company, dahil alam po namin yung kanilang pinagdadaanan ngayon, tinanong po namin, ano din po ba yung makakagaan sa inyo? So, yun nga daw po, si option number two. Bayaran kami sa previous tenure namin and ibalik kami sa trabaho. Yun po yun. So, nag-agree naman po kami at a certain amount na yun na lang daw po yung sagad nila. Kahit na naghahagal po kami, so yun na lang daw po yung sagad nila. Sige, Weng. Ito naman yung katanungan ko noong 2009, di ba? Gusto mo magparegular. Bakit mo gusto magparegular? Kasi parang hindi ko maintindihan kung ano yung sitwasyon noon at ano yung sitwasyon sa ngayon. Pareho rin ba? At ano yung nagtulak sa inyo na makipaglaban na para ayusin na yung inyong status bilang empleyado? sorry po. At time po kasi, malaki po yung diferensya ng regular employee or regular reporter sa hindi po regular. Kung tatanungin po kung magkano ang diferensya sa sweldo, nasa 10 to 15,000. And malaki din po yung diferensya kahit doon sa meal allowance and doon sa treatment.
Gusto ko pong i-share itong isang bagay na to na hindi ko po makakalimutan. Nung panahon na kumakalat po ang sakit na SARS, nagko-cover po ako, nag-i-interview ng pamilya ng pasyente. Pumupunta po kami ng crew ko sa mga ospital kung saan may exposure ng SARS at meningococcemia. Nung nabalitaan namin na may quarantine para sa mga reporter na nagko-cover doon, tinanong ko po yung supervisor namin na may quarantine daw po kasi hindi namin alam kung kami po ay infected na rin o hindi. Ang sabi sa akin, eh para sa regular employees lang yun. Pumunta ka na lang sa clinic, magpa-check up ka. Hindi ko po makakalimutan yung bagay na yun kasi yung reporter na sinasabing regular ang kinocover po niya ay yung press con lang sa DOH, press con lang sa mga airport. Pero kami na nakikipag-deal diretso sa pamilya ng mga may sakit, pumunta na lang daw po kami sa clinic. Doon sa mga pag-ikot-ikot nyo, doon sa hazard pay, yung mga 8-hour workload, meron ba kayong ganung sitwasyon na pagkakaiba? Wala po, Your Honor. I think that time, wala rin naman pong overtime pay yung mga reporters na regular. Na regular. Opo. Pero yung mga hazard pay, pagka pumunta kayo sa, pagka sa ibang lugar, pareho lang din. Opo. Okay. So, dito sa iyong sitwasyon, masasabi mo ba, no? Dahil sinabi mo, marami pa rin sa loob ng ABS-CBN, di ba? At yung sinasabi nga, parang talents kayo. Opo. Unahin ko, may araw ba na hindi ka pumasok? Meron naman po. So, okay. Sa isang linggo, masasabi mo ba na 8 hours a day na ibigay mo? Higit po sa 8 hours a day, Your Honor. Wala kayong overtime pay? Wala po. No work, no pay po. At ito ay sitwasyon na ganun pa rin yung iyong mga kasama? I believe so po. Sa ngayon, kasama mo naman sila, kilala mo sila. Maraming mga kasama ka na ganyan pa rin na sitwasyon. Yes po, Your Honor. Okay. Ang isang sinasabi ng mga abogado, di ba sabi, eh hindi, bayaan niyo mag-desisyon yung korte. Alam mo, napakahirap nun eh. Ikaw, reporter ka, audio man, cameraman. Paano yung labanan sa korte kung gusto mo magpa-regular? Kasi sa nakita ko sa mga kaso nyo na ipinanalo ninyo, na sinasabi nilang kilalanin kayo as a regular employee, karamihan dun sa 3 out of 6, nanalo kayo. Because many of your work are actually directly involving yung program, yung product ng ABS-CBN. So, paano yan kung masasabi mo ba na yung ito ay isang polisiya sa loob ng ABS-CBN hanggat maaari ihinto ang pagre-regularize ng mga employee kahit na 10, 20, in your case, 16 years? Sa akin po, siguro hihilingin ko na lang po na ito pong nangyari sa amin. Marami po kasi nagsasabi na ang bad timing naman yung paglabas ng order ng decision sa kaso nyo, na nagkaroon ng COVID, tapos nagkaroon ng problema sa franchise. So, tingin ko, hihilingin ko na lang po na, ano, na kung marirenew ang franchise ng ABS-CBN, sana po, gawin na rin pong regular, yung kanina pa po pinag-uusapan dito, lahat ng deserving na mga empleyado. Hindi ko naman po sinasabing lahat. Doon lang po, doon sa mga deserving din po. Kasi kung pagbabatayan ko yung data ng DOLE at yung binanggit ni Mr. Nepomuceno, kung 1,800 ang kung 4,000, 4,500 ang empleyado nyo, almost 1,900. Hindi naman, mga 40% ang talagang hindi regularized. At itong 40% na dito, so mga ano to, no, 1,800, ang 50% 10 years and above. More or less tama naman yung ganun, di ba? Sabi ni Mr. Mumaseno, ang isang malaking bagay na problema nila, pag ni-regularize, siyempre mabibigla din yung kumpanya sa gastos. In your case, pumayag ka noon, 6 years. Sa tingin mo sa mga kasama mo, papayag din, na hindi naman i-count yung ganito kalaking o kahaba. Ma, hindi ko po yata masasagot kung papayag sila. I think mas, yung siyempre, yung damdamin po nila ay nandun din po para sa kumpanya. Yung pinagdadaanan nila ngayon, naiintindihan naman po nila yung dilema ngayon ng kumpanya. Ganon din po kami, naiintindihan po namin ng mga kasama ko yung pinagdadaanan ngayon ng company. Kaya yung pinag-usapan po namin kanina sa HR ay umokay na po kami bilang
pagpapakita din po ng malasakit at pagmamahal sa kumpanya na namin pinagsilbihan ng mahabang panahon po. Okay, so you cannot speak for them, pero siyempre sa hearing na to, at sa aking palagay, sa inyo, sa mga kasama mo doon, gusto naman nila may mangyari. Hindi lang basta pinagkwentuhan tong usapin ng labor. Ikaw ba naniniwala na dapat sa kung sakasakali magkaroon ng prangkisa, magkaroon ng provision na talagang ayusin at bigyan ng proteksyon yung mga matagal na at deserving na empleyado ng ABS-CBN? Yes po, Your Honor. Mr. Nepomuceno, I'm sorry, would you agree to that such kind of arrangement? Not only, oh, Mr. Katigbak would like to respond. Opo, thank you po. Sir, if I can start lang po, Mr. Chair, with an analogy, no? Kaninang umaga po, nag-umpisa yung hearing, may nagtanong po kung ano yung unemployment rate ng Pilipinas ngayon due to COVID. And if I remember correctly, yung sagot po is about 17% or roughly 8 million people who don't have a job today. Mr. Chair, I'm sure kung kaya ng Kongreso, lahat po sila bibigyan yun ng trabaho immediately. Pero may limitasyon din po ang pagpapatakbo ng isang bansa. Limitation ng pondo. At sa ganun, hindi po natin mabibigyan ng trabaho lahat ng kailangan ng hanap buhay. Ganun din po sa ABS. If we could make everybody regular this instant, we would do it. Wala pong question. Pero may limitasyon din yung pagpapatakbo ng isang kumpanya. As you mentioned po earlier, Mr. Chair, there's a significant cost to making a decision like that. So kung pwede lang po, ulitin ko yung sinabi ko kay Congressman Fortune earlier on. We are willing to look and see which positions in the company deserve to be regularized. And we're asking for time to gradually introduce the change. At doon naman po sa mga position na hindi talaga pong pwedeng irregular, we are still committed to trying to align the benefits so that employees, whether you're regular or not, get the same benefits package. Yun din po, we need to make it happen over time. Yung last point ko lang po, Mr. Chair, all of this is really about providing the best kind of employment for the workers of ABS-CBN. And I want to reiterate my appeal that we can only do it if we're allowed to operate. Sana ho, hindi lang po, we're not just asking for a renewal of the franchise. Sana po hindi na matuloy yung CDO because that also impacts our ability to keep people employed. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Katigbak. Mr. Katigbak, alam niyo po, naintindihan ko naman, no, sa negosyo, kailangan po natin na i-balance rin naman. Siyempre, in the end, ang kailangan buhay yung kumpanya mo. And in fact, I'm very glad na ganito naman yung sentimento ni Weng and the others. Ang hindi ko po talaga maintindihan is how can you have 1,000 people serving for 10 years? Kasi yung endo, madalas pag-usapan. Don't get me wrong, pinag-uusapan po yung endo. Nire-review ko po yung mga hearings natin, nagre-react. Oy, balitan nyo yung endo, ayusin nyo yung endo, and so on so forth. Okay, siguro eh. Hindi ko maano ho, pero 10 years? That I cannot understand, Mr. Katigbak. And then you have about 200 to 500 people, 500, 20 years? Di ba, yun ang hindi ko maintindihan kung kunyari sinabi mo 1 year, 2 years, of course, hindi din po dapat, no? Pero pwede mong balansin, pwede mong intindihin. These people have been with your company, has served probably not only Mr. Gabby Lopez, but the late Eugenio Lopez. And, you know, I cannot understand why